మనకు ప్రతీచపననం పలచాయా. బాకీ అంక ముస్లిమాన్ సబో ముండో ఐ తహిమిక్ న తహిమిక్ హాలోస్ హిందీ నమలహత్ కరమిహన్ తుంకుల్ స రోహింగ్యన్ జెనోసైడ్ అత్ అను అంగ్ డపత్ నతిన్ నగవిన్ ఇయన్ పుంగ్ అతిన్ పక్సా Yan po ang paksa natin mga kapatid sa pananampalataya, bakit ang Muslim world ay silent on Rohingyan genocide? Genocide, paglipol, pagpuksa sa isang mamamayan. Opo, dahilan religious o kaya political o kaya ano pa mang kadahilanan. Pinupuksa systematically. Winawasak, minamasaker, ini-slaughter, inuubos ang lahi o inuubos ang isang tribo. Yan ang ibig sabihin ng genocide. Opo. At bakit ang kamusliman sa ating panahon ay tila baga tahimik sa kasalukuyang nagaganap na Rohingyan genocide? At ano ang dapat natin nagawin? Ito po ang ating paksa. Magandang paksa. Bakit nga po ba mayroong mga kaganapan na tulad ng Rohingyan genocide sa Myanmar? Libu-libu po. Hindi lang mula noong 2012, earlier pa. At tapos ngayon na naman, 2017. Libu-libu na po ang kamusliman na pinagpapapatay. Sinusunog. Either pinatay sa baril or pinatay sa itak. Or sinunog na patay, ang bangkay na sinusunog, or sinunog na buhay. And yet, why? Bakit marami pa rin ang mga bansang Muslim ang tahimik? Why the silence? Yan po ang tanong natin, at yan ang paksa natin. Mga kalalakihan kamusliman, mga kababaihan, mga kabataan, mga matatanda, pati na po mga sanggol, mga babies, ini-slaughter sa Myanmar. Opo. Dumating na ba sa tingin ninyo ang sinabi ng isang hadith na darating ang isang panahon na panunuuri na lamang ng mga Muslim ang kapwa Muslim habang ito ay kinakatay? Dumating na kaya? Pinanunood ng kapwa Muslim ang mga Muslim na kinakatay, either harapan directly, first-hand experience, kaharap mo mismo, or second-hand experience, napanood mo lang sa Facebook, YouTube, napanood mo sa social media. Mga kapatid sa pananampalataya, mga Muslim po sinusunog. Either sinusunog na patay or sinusunog na buhay. Ganito katindi ang mga kaganapan. Either pinapatay sa bala or sa itak or sa apoy. At bakit tila baga wala man lang mga big news maging sa mga Muslim countries about this crime of terrorism? Mayroon pa bang hihigit dito na terorismo? Bakit hindi ba ito tinatawag na terorismo? Terorism ang tawag dito. Sino magsasabing hindi ito terorism? Bakit kapag ang Muslim ang biktima ng terorism, tahimik ang mundo? At bakit kapag mayroon lang ilan, mangilan-ilan na Muslim na gumawa ng terorismo, ay lahat ng Muslim sa buong mundo inakusahan? Ito pong kasalukuyan nagaganap. Isa, dalawa, or tatlo lang na Muslim na mang-rape sa Myanmar. Abay. Isang buong komunidad huhulihin, padadapain, tatalian, pagtatadyakan, pagpapapatayin, pagsusunugin. Nasaan ang istisya? Anong tawag roon? Di ba terorism? Isa, dalawa, tatlo lang na Muslim makagawa ng krimen. Lahat ng Muslim ng komunidad na yan hinuhuli. Hustisya ba yan?
hulihin nila yung kriminal. Yun ang kanilang hulihin, huwag nilang huhulihin yung mga inosente. Ito po ay very clear, malinaw na malinaw, walang question. Kahit na sinong political science expert, ito ay malinaw na ito ay real act of terrorism. Ngunit ang tanong, bakit? Ang tinatawag na anti-terrorism countries are also silent. Yan ang tanong. Bakit tahimik rin yung mga bansa na tinutulig sa nila ang terorismo na ginagawa ng mga terorista? Bakit ngayon tiniterrorize ang mga Muslim sa Myanmar? Ay tahimik sila. Hindi nila ito tinutulig sa. Bakit? Yan. Nasaan na ang diwa ng isang hadith na nagsasabing ang kamusliman ay parang isang katawan na kapag nasaktan ng isang bahagi o isang daliri ay nadarama ng buong katawan ang sakit? Nasaan? Ano pang sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit-lapit na pagkahulugan? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So yung mga nagdurusa sa Myanmar na mga Rohingyan, kung ano ang kanilang nadarama ay dapat siya ring nadarama ng mga Muslim sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin ng hadith na yun. Nakadama lang ng hapdi ang iyong kalingkingan, napukpok mo na martilyo, halimbawa na hindi mo sinasadya, buong katawan mo nakadama. Buong katawan mo ay humapdi. Nakadama ng sakit. Naapektuhan. Ngunit nasaan yan? Ngayon sa kaso ng mga Muslim sa Rohingya. And what is to be done by the Muslim world of today? Ito po ang ating didiinan ng husto. Nandirito po tayo ngayon sa tinatawag na difficult time. Challenging the Muslim world of today. Ang kamusliman po sa buong mundo ngayon ay nahaharap sa isang major calamity. Ano ang major calamity? The Muslims are humiliated worldwide. Yan po ang major calamity. Matagal-tagal na rin po. At hindi lamang sa Myanmar, kundi everywhere. Matagal-tagal na rin po na inaapak-apakan ang Muslim. Yan po ang totoo. Muslims are humiliated in Iraq. In the pretense of liberating Iraq from Saddam Hussein's terror, na napatunay ang hindi pala totoo. Diba? Inapak-apakan ng kamusliman, ilang kamusliman po ang pinatay sa Iraq? Kinulong, nirape, pinagpapapatay. Dahil hindi umano sa dadalhin sa Iraq ang liberation, democracy, freedom, human rights. Eh, anong resulta ngayon? Mayroon ba? Resulta? Wala po. Ganon din po, from 1917, ng Balfour Declaration by the United Nations Declaration under the sponsorship of Great Britain, ang Palestine continuously humiliated. Inagaw sa mga Palestinians ang kanilang lupain at ibinigay sa mga Hudyo. 1917 Balfour Declaration. Ang Libya, alam nyo, napakaraming bansa ngayon ng Muslim, humiliated. Libya, at bakit kaya humiliated? At hindi sila kumikilos. Libya is humiliated by the pretense, katulad para ng Iraq, of liberating it from Gaddafi. Kung ano-ano,
ang ginagawa, iniimbento ng mga kadahilanan para nang sa gayon ang mga bansang Muslim ay kunwari nililiberate, yun pala ini-enslave. O ano nangyari sa Libya ngayon? Di mas masahul pa. Syria is humiliated by a never-ending civil war. Afghanistan is humiliated after liberating it from the Soviet Union. Nakita niyo sitwasyon? Itong sitwasyon, ito yung major calamity na hinaharap ng mga Muslim. At ang tanong, bakit tahimik ang Muslim world? Egypt is humiliated after Hosni Mubarak. Sudan is humiliated, Pakistan is humiliated, Jordan is humiliated. Which Muslim country is not humiliated today? Mayroon ba? Mayroon ka bang may tuturo ng bansang Muslim? Mayroon ba? And everywhere, kasama na ang Saudi Arabia, kasama na ang Iran, kasama na ang Emirates, kasama na ang Qatar, Kuwait, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, and all the so-called Muslim world. And now, recently, again, Myanmar is slaughtering. Nakita mo? We are humiliated politically, economically, morally, and militarily. Ngayon, ang tanong ay, bakit natin hinahayaan ito? Why do we allow the enemies of world peace, enemies of humanity, to humiliate us Muslims? This is the question na nais natin i-address sa kamusliman. Ito pong lecture natin ito, mapapakinggan ninyo muli mamayang gabi or bukas. Pagdating natin sa bahay, i-upload natin ito sa YouTube. I-type lamang Dimba Channel, doon ito matatagpuan. Opo. Or ipang share natin sa Facebook, inshallah. I-post natin sa Facebook, inshallah. Mamayang gabi, pagdating natin sa bahay, after our program, dito ngayon sa radio. Bakit nga ba? Why do we allow the enemies of world peace, enemies of humanity, to humiliate us Muslims? Why? Magandang tanong. Anong sagot? Ang tinatawag po na 1.10 billion na Muslim are powerless, inutil. Inutil na 1.10 billion na Muslim. And therefore, useless to defend the Muslim Ummah. Particularly, the helpless Rohingyans. Mayroong mga kumikilos nitong bandang huli ng mga Muslim. Pero iilan lang ang kumikilos. Karami ng Muslim sa buong mundo. 1.10 billion? Abay, kung kumilos ito, kahit nakurot lang, hindi uubra ang Myanmar, buong population ng Myanmar, kurot lang, ilalaban ng mga Muslim. Hindi uubra ang buong sandatang lakas ng Myanmar. Why these 1.10 billion Muslims worldwide are powerless? Iyan ang magandang tanong. Bakit nga ba inutil? Aha. Bakit nga ba inutil? Bago natin sagutin bakit inutil ang 1.10 billion Muslim, bago natin sagutin ay isang paalaala muna ng isang hadith kudsi. Idha asani man ya'rifuni sallatu alayhi man la ya'rifuni. Kapag ang isang nakakakilala sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kudsi, sa malapit-lapit na pakahulugan. Kapag ang isang nakakakilala sa akin ay sinuway ako, ay hahayaan kong pangibabawan siya ng isang hindi nakakakilala sa akin. Sa panahon ngayon po ay, yaon lamang mga tumalikod sa mga hukom ng Sharia ang nalulupig, nadadaig, napapangibabawan ng puwersang kontra kapayapaan
Mga ipinagpalit nila ang batas ng Allah sa batas ng tao. Ginagawa nilang halal ang napakaraming bagay na haram at pinababayaan nila ang karamihan sa mga obligadong bagay. Kapag ang ganitong pangyayaring kasamaan ay naging talamak na sa mga kamusliman, ay inaapi na sila ng mga kuffar, pinagpapapatay na sila ng mga kuffar, inaagaw na sa kanila ang kanilang mga ari-arian at kayamanan ng mga kuffar. Ngunit kapag ang mga Muslim ay nanumbaling minsan pa sa kanilang relihiyon, sa landas ng La ilaha illallah, sa landas ng pagbabasakop sa Allah, ay ibabalik din sa kanila ng Allah ang kanilang panahon at tutulungan sila na magwagi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Chapter 3, verse 139. Kung kaya't huwag manghina ng loob laban sa inyong mga kalaban. Nilumungkot at kayo ay mas lalakas sa pagwawagi kung kayo ay talagang tunay na mananampalataya. Chapter 3, verse 139, Quranul Karim. Sa ganyang paraan lamang magwawagi ang kamusliman sa lahat ng larangan ng buhay sa mundong ito, tutuhan ng malakas na iman. Balikan natin ang tanong. Matapos natin na isingit yun kanina, balikan natin ang tanong. Siya nga pala, mga kapatid sa pananampalataya, ito rin po ang paksa nating khotbah sa darating na Biyernes. English na khotbah. Indonesian Embassy, inshallah, September 15, 2017. Opo, itong darating na September 15, 2017. Opo. Aha, no. September 22. Tama ba? Tama, 15. O nga pala, lima palang Biyernes ngayon. September 27, 2017, lima pala, tama, 15. Pangatlong Biyernes, 15. Opo, September 15, 2017, ito rin po ang ating ipaparating sa mga kamuslimang mga diplomat, sapagkat embassy yan, mga diplomat. Why the Muslim world is silent on Rohingyan genocide? And what is to be done by the Muslim world today? Ito po ang tatapikin natin, inshallah, sa darating po na Biyernes. Opo. Balikan natin ang tanong. Bakit naaapak-apakan ang kamusliman? The Muslim world is humiliated everywhere. Why? Bakit nga ba? Mayroon pong isang hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinalaysay po ni Thawban radiyallahu an, na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa paganitong malapit-lapit na pakahulugan, anya, hindi magtatagal anya ang mga nasyon ay magtatawagan sa isa't isa upang sumalakay, upang salakayin kayo ng tulad ng mga nagsisikain na nagtatawagan sa isa't isa sa isang hapagkainan. Darating ang panahon na ang mga nasyon na iyan, mga kuffar na mga nasyon, ay parang mga magsisipagkain, nasasalakay nila ang mga Muslim na parang pagkain, pag-aagaw-agawan, titikman ka ng ganitong bansa, titikman ka ng ganitong bansa, kukunin ka ng ganitong bansa, pakikinabangan ka ng ganitong bansa, etc. May nagtanong. Yun po ba, sabi ng tanong, yun po ba ay dahil sa kukunti ang bilang namin sa araw na iyan? Anang nagtanong. Yun po ba niya kaya kami
parang pagkain na puputaktihin ng mga nasyon ay dahil kukunti lang ang bilang namin? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi. Bagkus. Kayo ay napakarami sa araw na iyan. Ngunit, kayo ay magiging tulad ng isang bulak or bulak sa isang alon. Yung bula sa dagat, na kahit saan dali ng alon, bula na walang kwenta, bula na napakagaan, napakarami pero walang bigat. Kahit saan padparin ng alon ay napapadpad, yan. Hindi yan niya, bagkus kayo ay napakarami sa araw na iyan, ngunit kayo ay parang bula sa isang alon. Medyo malapit-lapit na pakahulugan. Dagdag pa ng hadith. Tatanggalin ng Allah ang takot sa mga puso. Tatanggalin ng Allah ang takot sa inyo mula sa mga puso ng inyong mga kalaban. Ibig sabihin, hindi na kayo katatakutan ng mga kalaban ninyo. Kayong mga Muslim, hindi na kayo katatakutan, hindi na kayo gagalang, hindi na kayo respetuhin ng mga kalaban ng Islam. Ulitin natin. Tatanggalin ng Allah ang takot sa inyo mula sa mga puso ng inyong mga kalaban. At pupunuin ng Allah ang inyong mga puso ng wahn. Wahn, meaning kahinaan. Wahn. May nagtanong, sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam, anong ibig sabihin ng wahn? Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa mundong ito at takot sa kamatayan. Yan ang ibig sabihin po ng wahan. Pagmamahal sa mundong ito at takot na mamatay. Sources natin, Abu Dawud at saka Ahmad. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang dahilan bakit ang mga Muslim tahimik. Lubos na pagmamahal ng kamusliman sa mundo at takot na mamatay. Or hindi pagkakagusto na mamatay. Or pagkamuhi sa mamatay, na mamatay. Ang mga walang sampalatayang mga nasyon, sa Europa, sa Amerika, sa Afrika, sa Asia, etc. Saan mang kontinente. Ay nagtatawagan sa isa't isa. Tulad ng pagtatawagan ng mga nangingingain. Nagtatawagan sa isa't isa para pagtulung-tulungan, putaktihin ang isang hapagkainan. Para pagtulung-tulungan na putaktihin ang kamusliman. Mga properties ng kamusliman. Mga kayamanan ng kamusliman. Mga resources ng kamusliman. Mga lupain ng kamusliman. Mga gasolina ng kamusliman. Mga ginto ng kamusliman. Mga kwarta ng kamusliman. Etc. Ang dahilan sa kahinaan na ito ay hindi po kaunti ang bilang ng mga Muslim. 1.10 billion po tayo ngayon, humigit humulang. Ngunit para tayong bula sa isang alon, na kung saan-saan nakakarating ang alon na iyan, sama-sama ang bula. Napakagaan, walang puwersa, walang bigat. Ganoon ang 1.10 billion na Muslim na ito. Walang puwersa, walang lakas, walang bigat. Ito po, kung ilalarawan mo ang umma, kasalukuyang umma, ito ang anyo ng umma sa kasalukuyan. Ang ating bilang ay lumagpas ng 1 billion. Ibig sabihin ng 1 billion, 1,000,000,000.
Ngunit ito ay quantity lamang at hindi quality. A powerless billion. Inutil na isang billion. At tinanggal ng Allah ang takot ng mga non-Muslim sa Muslim. Respeto ng non-Muslim sa Muslim. Tinanggal ng Allah sa puso ng mga non-Muslim. Kaya makikita mo na ang mga Muslim hindi po tinitake seriously. Either mga peace talk or anuman na mga usapin, makikita mo ang Muslim po hindi siniseryoso. Makikita mo na ang mga kalaban ng kapayapaan, enemies of peace, enemies of humanity, sinasalakay nila mga lupain ng kamusliman. All in the pretense of democracy. Human rights, freedom, anti-terror, and liberation of the Muslim nations. Yan lagi ang kanilang bandera. Dala-dala namin sa inyo democracy. Dala-dala namin sa inyo human rights. Dala-dala namin sa inyo freedom. Dala-dala namin sa inyo anti-terror. Dala-dala namin sa inyo liberation. Dala-dala namin sa inyo development, progress, peace. Pero pagdating nila sa bansa mo, katakot-takot na hirap aabutin ang iyong bansa. This is because kaya ito pinapayagan ng mga Muslim na maganap sa kanila ay sapagkat punong-puno ang puso ng Muslim ng wahan. Love of this dunya and fear of death. Kapag nagsama ito sa tao, delikado ang kanyang kahihinatnan. Now, the question is, what is to be done?